Hello, everyone! Happy Saturday! Hi, MJ! Hello, hello, B! It's a Saturday night, kaya syempre Pop Cinema Night. And sa lahat po ng ating mga streamers, tonight here on Kumu, let's invite everybody, please share this stream. How are you, B? Yes, I'm good! How are you, MJ? Here, ang sakit ng burns. Wow, burns. Oh, wow, talaga naman. Kumaka-burns. Pero, kasi nga, init ng araw, kaya ka na-burn, ang may init din na nangyari this week. Quite a lot of this week, huh? A lot. Actually, busy ang beat mo. Ha? What's that? Busy ang beat mo sa entertainment this week. I know, right? I can't believe it. Kasi alam mo, may mga weeks talaga na walang nangyayari. Pero this week, medyo marami nangyari. Una na nga dyan yung kumalat na Ellen Adarna and Derek Ramsey rumored relationship because of the photos na magkasama sila with Rufa. Have you seen that? Yes, of course. When it came out, ang unang-una ko nakita nga is that si Rufa nga daw ang nag-post na they had a get-together. Tapos, syempre, naturally, ang taong bayan, netizens, because Ellen and Derek are both single, nilink sila agad sa isa't isa. Kaya, parang nag 1+1=2. Pero nag-react si Derek, di ba? Parang sinasabi niya na parang, oh, akala ko ba I'm gay? At ayaw sa babae. Pero, hindi yung may iwasan na mag-isip yung mga tao kasi Derek is now single. Mm-hmm. Ellen is single as well. So, mm-hmm. Nag 1+1 and I don't know, no? Parang medyo magulo lang talaga yung isip ng malikot yung isip ng mga netizens. Yes, and actually, ang daming comment ng mga tao nga na why not naman daw? Kasi nga aside from both being single, pareho silang fun-loving, free spirits, di ba? Outspoken. So, I'm not close to either, but kumbaga, bilang isang taong looking at the two of them, if not, why not, di ba? Yeah, saka parang ano, kape at gatas. Yes. Moreno and Mestiza. Parang ang cute na combo. But do you know if that is, like, iniisip ko nga pag gano'n, nagpaalam kaya si Rufa before posting that? Or since they're all just like, whatever, they'll post it lang naman without any malice at all, right? Knowing Rufa, wala yun. Baga para sa kanya, parang it was just pure fun for them, di ba? Mm-hmm. So kaya niya pinost agad-agad. No? Pero, I know, it's so, mas meron pang welcome neighbor or something, hello to our neighbor. May ganun sa, so, mukhang, kung neighbor yan, ay mukhang hindi pa tapos ang mga mababalitaan natin from Rufa. Siya talaga ang nag-breaking news, ano? If there's any news to break, that is. So, right. Pero nag-enjoy. They're enjoying din na parang daming speculations ng tao about it. And we love that. We love that. We love a little chismis there and here. Yes. Okay. Another big news na lumabas this week, and I remember when this came out. Nung Christmas special, when we were together, there was a huge VTR where they showed all the projects of ABS-CBN in 2021, one of which was Darna, the TV series. So Darna, the movie originally planned, will now be a TV series. And just this week, it announced that the director for that said film, Direct Gerald Tarog, will not be a director for the series, the TV series version.
So ako ang I don't have much details but pero feeling ko kasi syempre nag small scale na yung ano yung project, hindi na siya as tedious as a movie project, di ba? So iba na rin yung requirements and maybe si direct maybe we don't know the whole story if Gerald Tarog backed out or if he was replaced, we don't know the full details but for sure there will be changes nga kasi nga nag-iba na yung scale nung ano nung project. So but the good thing is it's still Jane, no? Kasi yung na-interview ko nga rin si Jane, parang roller coaster emotion siya na parang binigay na stop, binigay ulit, so parang you know it's crazy. But nakita natin sa little bit of trailer and teaser na may mga practice na siyang ginagawa. Yes, and grabe talaga how yung journey ng project na to. Of course, originally it was Eric Mati with Liza Soberano, and then Angel first, yes, with direct Eric Mati, and then Angel couldn't do it due to health reasons, naging Liza. And then Liza couldn't do it because of the injury, and then direct Eric begged off because of para hindi ma-resolve what they wanted to do with the project, so it went to direct Gerald. So nag-evolve din yung story eh, alam ko eh. The original story for the Darna movie under direct Gerald nag-evolve. And then I'm sure malaking factor yung pagiging from movie to series, kaya it won't be direct Gerald anymore. Kasi mag-iiba din yun eh. Sobrang yeah. Mag-iiba yung thread from a movie na isang 2 hours maybe, tapos siya versus a series that goes on. So, interesting. And actually ako, parang nakaka-proud na talagang ABS is doing everything para matuloy itong project na to. Right. Sabi nga nila parang ano daw yan eh, parang may sumpayang Darna project naman. But I think we are debuffing that, 'di ba? Parang ngayon pinapakita natin na parang you know it's a classic project. I mean of Mars Ravelo. At saka wala pa tayong millennial Darna eh. Wala pa. We really need to have one. Parang ganyan. Yes. Nung lumabas yung news nga about this, ang dami namang nag-clamor na if ever naghahanap nga sila ng bagong director for the Darna TV series, sana daw babaeng director ang kunin. Kasi iba din daw ang kwento ni Darna kapag babaeng director ang nagsabi ng kanyang kwento. So that's also something, let's see. Interested ako malaman yan, yung director and pati yung supporting cast, 'di ba? Sino ang magiging mga kontrabida, mga best friend, mga kung sino-sino pa. So, do you know when this will be, MJ? Do you have any idea? No idea. Kasi wala talaga akong clueless pa. Hindi ko pa na natsitsika ulit ang Dreamscape and si Jane about it if they have started. Pero kasi alam ko si Jane is doing Provinciano eh. So nagla-lock-in siya. So I think doon lang muna talaga siya naka-focus. Yes, oo. And ito naman, I think slightly related to Darna, no? Because a few weeks ago, lumabas yung balita nito na there is a artist from Channel 7 who will be moving. And a lot were saying, is she moving? Kasi siya ba ang magba-Valentina? Magiging part mo na ng Darna series. Diba naging chika yon a few weeks back? But finally, this week, the news came out despite everything that has happened. There is a Kapuso star who transferred to ABS-CBN. So welcome to Janine Gutierrez. There you go. It's out in the open. Kasi ang tagal na siyang bulung-bulungan eh, no? And I wasn't there kasi nga I'm here in vacation, Bianca. No? Ako dapat yung magko-cover kahapon ng contract signing. But you did have you had coverage with her recently. Tell us about that. Yeah, last week. So, meron, aside from Janine's project with ABS-CBN, I think she's doing another movie with JC Santos. And I think this movie was produced by Paolo Avellino. And TBA Films. Yep, TBA. Same studio as Goyo, as
General Luna. I'm Jack, I Love You. Is it? JP Habak also, right? Written, Right About Love. It's Right About Love, General Luna. Ah, Right About Love, yeah. EBA Studios. So, I think we were just waiting for the contract signing first to be announced before we release the story about it. Kasi naka, syempre parang nakaka, ano yan, parang nakaka-pre niya, yung feeling. Yes. Hindi labas ko na siya kaagad. So, ang sarap niya kausap, medyo ano siya, ang weird niya kasi nag-microwave siya ng ulam niya as I was working on my laptop. Sabi ko, oh my God, you're transferring to us. Gumagano ako sa kanya. Sabi niya, I know, right? Ganyan-ganyan. How do you feel about it? Ay, gano'n kaming chikahan. Parang off camera lang. But she's really excited. She's looking forward to. Ang nakakatawa, B, nag-switch na ni Raver, no? Raver, yes! Yun ang interesting for me, ano, finally magkasama na sila sa iisang network and then this move happened. So I guess it was safe to say it was an offer that was too hard to resist for her to make such a big move. And at such a time like this, diba? Ikakagulat mo talaga, MJ. Yung correct. But welcome to our newest kapamilya. Exciting. I love what you said. Na parang ikakagulat mo. Na parang, actually, ang pumasok sa isip ko, B, is no franchise, ah? No franchise. Doing content online and a little bit of, you know, of course, A to Z channel, free TV. Pero the confidence and the trust that Janine gave to or showed sa ABS-CBN, di ba? Parang, wow, that says a lot. And I'm interested, MJ, kasi in the past, this has happened na kapag may isa, medyo may mga sumusunod. So given the current climate, do you think that will happen? Isa din yan sa ating mga aabangan. We don't know. Mm-hmm. Or just in January, B, remember? I know, ang dami ng pasabog kaagad. Pero eto na nga, we will go straight to our very, very special guests for this episode. And this is such an exciting project kasi ako, I always love yung parang whodunit type stories. Parang mga crime, suspense. Tapos hindi mo alam kung sino, kung nasaan, di ba? I, for me, this genre never gets old. Kaya I'm so happy that we have more content like this coming out. Kaya naman for this episode, eto na, si Johan, iniintay na ang ating guest, si Wednesday DB, iniintay na si Ate Ariel, si Johan, iniintay si Rafael, eto na si sino ba to? Si Wednesday, maraming salamat sa Carlito. Hello, si Variety Videos. Maraming salamat for joining us. Let us welcome the stars of Section St. Valentine, The Disappearance of Divine. Please welcome Jem Macatuno, Ariel Roses, and Rafael Robes. Hey, guys! Hey, guys. Hello po. Hello. All right, so isa-isahin natin, pabatiin muna natin sila. Let's start with you, Jem. Greet everybody. Hi. Sa mga nanonood sa Kumu, hello po sa inyong lahat. Maganda gabi po sa inyong lahat. Is that your natural hair style? Yes. Like, are you really kulot? Yes po. Oh, wow. Talagang, yes. Is it kulot or wavy? Wavy. Wavy po yung ano niya. Stand-right ko lang po mag-bangs, so akala ko magdederecho siya. So, gumanyan po. So, lalong nag-curl. I love it. It has so much character, di ba? Yes, with your style of music pa and the way you dress your shades, di ba? It completes a whole look talaga. Parang ano? Parang young Ellie Buendia-ish. Thank you po. No? Parang ganon. Alright, we'll talk about... We'll chat with them a little bit later on. Si Ariel muna. Hi, Ariel. Hello. Hi, MJ. Hi, Ate Bianca. Hello, mga kapamilya. Good evening po, everyone. How do you pronounce it? Is it Ariel or Ariel? It's Ariel. Ariel, the mermaid. Wow. Yes. Okay. Oh, eto na si Johan. I love you, Ariel. Boy in the bubble, nagpa-flying kiss. Thanks, guys. Thanks, everyone. Wow. All right. Thanks, Ariel. Let's now have Rafael Robes. Yes. Hi, MJ. Hi, Bianca. Thanks for having me. And
More importantly, hope lahat kayo safe and lahat ng nanonood ako mo, stay safe. Huwag kayong lumabas, sabi ni Kim Chu. tama. Okay, so for those who just jumped in dito sa aming stream, Ibiaka sa Pop Cinema, we have with us the cast of Section Saint Valentine, The Disappearance of Divine. Grabe title pa lang, Bianca, ha? Parang, di ba? Parang, how sophisticated the title, ha? Even the trailer, if you've seen it, those who are watching, it's so edgy. It really has a look. It's very, tama ba to say, it's very Gen Z, but it's very now talaga. It's a now version of a whodunit. So, who if you want to tell us a bit about the story or what to expect in The Disappearance of Divine, Section Saint Valentine? Divine? Divine. Divine na mismo dapat. So ano po siya? It's a mystery thriller kind of TV series. Airing right now on iFlix, available on iFlix, and it's a one of a kind TV series. Tama ka, Ate Bianca, like what you said. It's very edgy. It's a kind of like whodunit kind of project. And what's interesting about it is marami siyang kinoverup na issues about what the young today are going through about drug abuse and what our country is going through at the moment, the pandemic and corruption, oligarchy. So maraming magagandang na cover up nitong project po na ito and by Philip King. Oh, Philip, directed. He wrote it. Yeah, direct and then written. Actually, that seems to be a trend talaga now, no, with a new generation of filmmakers. It's written and directed na talaga. So yung vision nila, na-execute talaga nila to the fullest. Actually, Jem, I was so shocked when I saw your name here. Kasi talagang, I know music is your first love. So what made you say yes to a project like this? Actually po, ayun. Curious din po kasi ako dun sa paano ba talaga mag-tape yung series or limited series na to. Na parang, syempre ako ano kasi po ako eh. Parang mahilig akong manood din ng mga ganyan sa TV. And parang, I've always wondered na kung paano ba ginagawa talaga yung gantong production na kasi po nagserya na ako before sa ABS and mabilis lang yung nangyari pero gustong i-try naman yung ganito. Tapos yun, no, pina-audition naman po ako and go naman ako. Nice! Si Rafael naman, because I researched a bit about what you've done in the past. Also, naging part ka na bakit hindi ka crush ng crush mo. Yeah. You also did Write About Love and then all other guestings in TV series. How was it different this time? Naka-bubble kayo. Yeah. Actually, nakatulong that kind of setup. Kasi mas in character, hindi ka kumakalas sa character mo. Pero for me, one thing na super saya, like everyone said, edgy nga siya and dark. And it's not being edgy just for the sake na edgy. Kasi I think it really reflects the dark side ng society natin. And one thing na very interesting sa akin, talagang parang very obvious is how people are tackling mental health during a pandemic pa. And lagi nga sinasabi ni Derek, keep in mind, high school kids pa lang to. So, sa mature, di ba, kumbaga parang pagka coming of age pa nga lang, tapos kailangan mo na agad lang make really tough decisions. Wow, so, parang mag-success pa lalo friendship, but shit, kailangan ko ng support system. Yung talagang matinong support system, which ang hirap, especially sa age na panaypeke or disinformation. Wow, ha? Ariel, Jem, and Rafael, pumasa kayong high school students, ha? Basado yes. Naman talaga. Grabe ka naman, MJ. Tayo lang yung dito at tita dito. Tayo mga teachers, mga guidance counselors, mga ganyan. Mga chaperon, oo. No, but how interesting because it's not just a mystery series nga, ano. It's, it like you said, it deals with pretty serious topics. I guess told in a way na ma-entertain talaga yung mga viewers. Very, very important topic.
Okay, so let's veer away from the a bit of serious talk kasi dito sa Pop Cinema, kami ni MJ, we like playing games with our guests. Bianca, quit playing games with my heart. Hindi naman ganun klaseng games. Grabe ka naman. Fun, just to get to know our artists a bit more. All right. So, we'll play a game. Our first game is what we call Sing, Act, and Dance. Oh, okay, diba? The title itself, diba? Napaka-simple. Sing, Act, and Dance. But the goal here is gusto naming mag-shine yung mga talents, you know, for a lot of your followers to enjoy and devour. Wow, devour talaga, no? Yung kanilang mga talents. Okay, B, ano bang mechanics ng game natin? Okay, so just like the title says, Sing, Act, and Dance. And since tatlo kayo, one of you will sing, one of you will act, and one of you will dance. I'm sure. Oh, those who are watching, medyo alam nyo na who will do what. So basically, the game is like a relay. So Jem will sing one line, and the last word of what he sings will be Ariel's cue to come up with a little acting piece. Konting linyahan lang. And the last action that Ariel will do will cue naman impromptu dance step that Rafael will do. Para ang hirap ni Rafael kasi parang nagandang rainbow. How will you dance a rainbow? Di ba parang sayaw. Creativity na ho. Let's go. Pero dyan papasok ang creativity and resourcefulness ni Rafael. When it comes. Alam mo, ako nga, gawin ko Bianca ganito eh. Ime-merry-go-round ko eh. So first round, it's Jem who will sing, Ariel will act, Rafael will dance. So second round, move natin. Uy, grabe, walang ganyan sa breathing ah. Impromptu talaga. Actually, wala yan sa briefing, pero I just want to see like Jem dance. Okay, di ba? Para ay may iba naman. Para maging fun, di ba? Okay. So, for this round, round number one, Jem will definitely sing, Ariel will act, and Rafael will dance. Ang hirap nga ng dance. Sorry, Rafael, sa yung pinakamahirap. Tignan natin. Kaya mo yan. Laban. Fighting. Okay, laban. We will be having three rounds within this game and we'll prompt you, Jem, on what the song will be. So are you ready, Jem and Ariel and Rafael? Ready. Okay. So round number one. Jem, I want you to sing a love song. Love song. Ano ba itong hirap? Pag pinapakanta talaga, biglang walang naaalala eh. Ano na lang, English na lang tayo. Hindi, wala talaga akong maisip. Pero yun na si... Buhay ko'y nasa'yo, matitiis mo ba ako, baby? Wag sana matampo. Sorry, pwede pa. Alright. Good job. Ariel, pwede ba? May ako dun ah. Pwede ba is the word. Yep. Yeah, the phrase that you can use. Pwede ba? Anong pwede pa? Pinagbigyan na kita noon. Naalala mo ba yun? Nung lumabas kayo? Nakita ko kayo sa labas pero pinagbigyan kita. Tapos sabihin mo, pwede pa? Ha? Ayoko na. Hirap na ako. Sakit na. Ayoko na.
Iba talaga? Grabe, ang galing ginif mo talaga! OMG! I thought buha ka na ng bongga-bongga! Sila pa elo, sila pa elo! Okay, what was the last action, Ish, that you did? Sakit ba? Sakit? Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ay, ayoko na. Shopee, ayoko na. Ayoko na bumili. Huwag mo akong iuto sa tutuso. Ayoko na. Hindi ko may ganda. Masada, huwag ka pang lumapit. Di pa ako nagpapayad ng credit card. Ako, I must command Rafael, ha? That's what, that was sing and dance. And dance. And dance, diba? In fairness, for me, that looked easy, even if I'm sure that was so hard. All right, good job. Me, starting next item. Oh my god. Do you still want to mix it up, or do we make Jem sing, Ariel act, and Rafael dance? Okay, ba sa inyo? Let's mix it up. Doon na lang tayo sa mga ano natin. Strength. Gem lang ata may license kumanta dito. Hindi, balik na rin natin. Balik na rin natin. Kumbaga, mauuna muna si act, and then si dance, tapos huli sing. Pero same pa rin sila. Gem will sing, Ariel will act, Rafael will dance. Okay. But we'll start with the acting. With the acting first. So, pwede, pwede. Let's start with Ariel. Ang kanyang i-act is a scene or a heartbreaking scene. Heartbreaking scene. Uy, heartbreaking na din yung kanina, ha? Actually. Okay. We believe in you, Ariel. You can do this. Hello. Nandito ako para sana makita ka. Matagal na kasi tayong hindi nakita at ginawa ko na ito yung pagkakataon na to para bago ka man umalis. Bago man dumating yung panahon kung nagbabakasakali lang na meron kang makilala ng iba. At least, maalala mo itong huling sandali na to na pinuntahan kita na mag-effort ako na magtahan ka, magpaalam, at yung mga alaala na pinagsabahan natin, masabi ko man lang sa iyo lahat, pero sana tandaan mo sana na kahit hindi man maging tayo, mamahalin pa rin kita. Always. Promise yan. Hindi kita kakalimutan. Oh, grabe naman. Mano, hindi ko mapunang yung emotion. No, I was just about to say, Ariel's giving us range. Kanina mas galit. Ngayon talaga. Hotel. Heartbreak. Oo, nabus ko na kanina. Parang medyo kalma na lang. Okay. Ano yung uy, last? Mahirap going dance yun, ha? Hindi kakalimutan. Always. I will love you na ko. Yun, always. Always. Okay. Maikilang kayo. Oh, that's so easy.
always. Hindi ka mahal mo. Oh, umalik ka dito. No. Stay here. Hmm. Mag-quarantine ka lang dito. Gusto ko yung sinasabi niya talaga. Hindi nilalagyan niya ng background music yung sarili niya. Yes, yung sarili niya. Totoo. But wait, Rafael, are you familiar with the song Always? MJ, hindi na ngayon ano generation tayo lang nakakaalam noon. Pero hindi. Be with you and make believe with you and live in ganon. Harmony always. Yes, it's a gaming app. Street Voice ba yun? Or? UMD. UMD. Wait, so the last word, one of the last words you said, Rafael, was, did I hear dito? Is that correct? Yes. Here, stay here. Dito. Dito. Jem? Dito? Any song that comes to mind with the word dito? Kala ko yung always na eh. Nag-prepare na ako eh. Gusto ko yung silent lang si Jem. Nag-prepare lang pala. Ito sa lyrics. Ah, di ba nahirapan din siya ngayon? Nahirap pa rin dito. Ano eh, di ko alam yung pinaka-lyrics niya pero naririnig ko to yung hanggang dito na lang. Kay TJ Munter di ate. Hanggang dito na lang. Yun lang alam ko lyrics. Sorry. Ayaw mo yung dito ba? Oh, dito ba? Dito ba? Yung always sana may pin-repair ako yung kay Mau. Sige, sige. Can we hear what you prepared for always? Well, throwback din to eh. And I'll always love you. Oh. Deep inside this heart of mine, I too love you. And I'll always need you. If you ever change your mind, I'd still love you. Yeah. Base po sa kay Ariel. Wow. Si Jem, alam niyo Ate Bianca, MJ, nakantahan kami lang lagi ni Jem at shooting. Every night, di ba? Every night naman, parang great concert. Tapos eh. As in, nagre-request kayo or he just sings whichever? Actually, hindi ko ganito, magbibigil ng line. Kasi na bahala. Alam ni Ate yun. No joke. Sa PBB, naabutan niyo yun kahit sa Star Hunt. Isa siya, nandun ka doon Ate, di ba? Nung si Direk Loren yung nagpa-ano. Yes. Oh, actually, yan ang isang game na talaga na I think every edition sa Pinoy Big Brother nilalaro talaga eh. Pag bored kayo, yung magdudugtungan ng kanta. Kaya, okay, so for this last round, does that mean Rafael the first dips and first? Yes. So madali ito para kay ano, kay Rafael. Ang ating last round is a happy dance. Rafael, do a happy dance. Hindi halata pero gumagalaw mo ang katawan dito. Ayo, vibe. Anong kanta niyan? Anong kanta? Lagyan mo ng kanta yun, Jem. Lagyan mo ng kanta yung movement ni Rafael na gano'n. Ulit nga. Para heto, Jem, eh. Actually. Bongga ba ito sa music para sa'yo? Umubusan ba ito ni Jem? Parang anong narinig ko, eh. Hindi ko alam. Kasi pag ano, yun naisip kong song naman yung kay Pharrell na sana eh. Kasi parang giveaway na yun, happy eh, di ba? Kaso lang parang slow mo yung song niya pag because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Nakaremix lang.
Clap along if you feel like a room without a roof. Yeah. Pero naka-mix yun sa kanya, naka-slow down. Oh, okay, remix pa. Yes. Pero roof ang last word. Ano kaya gagawa ni Ariel ang roof? Roof. Malalim hugot niyan, roof, malalim hugot niyan. Oh, pero happy ah, happy to dapat happy. Ariel, happy. Roof. Okay. Happy po, happy, no? Yeah. Okay. Ano yun? Yun na? Ako? Hindi nga. Ako yung nanalo? Ako yung nanalo sa loto? Sasakyan? Bahay? Oh my gosh! Oh my gosh! Paano ko sabihin ko nila na yan? Thank you, Brush! Thank you, the card! Galing! Akala ko siya sabihin niya, ako yung nanalo ng bubong. Ay, grabe. Over the roof naman. Social naman. Oh, no, social yung bubong eh. Social yung use ng roof, ha? I have to say. Ibang klase. Alam mo, nasa isip ko, Ariel, ang gagawin mo, magpo-propose siya sa bubong. Pwede. But that wraps up our first game, Sing Active yeah! Dance. Thank you so much, you three, for being so game to do that game. Grabe, ha? It was impressive. MJ, ako, I'm so impressed. Yeah, oh. Ako lalo na kay Rafael to think, like, come up with a dance. Agad-agad. Creative award, for sure. Okay, now we move on to our next game, our second and final game, and we call this game Fans Speak. Okay, so for this game, MJ, are you there? We are just checking, MJ. Can you hear me? Yes, we can hear you. Good. Okay. So for this round, it's a game wherein we ask the fans to participate and join in the fun. Kumbaga, meron kaming itatanong sa inyo, pero hindi kayo ang sasagot. Ang sasagot ay yung mga fans, yung mga followers, and yung mga viewers natin sa stream na to. And magre-react na lang kayo kung totoo ba o naniniwala kayo doon sa sagot ng mga fans. Right. So, to all our viewers, ganito lang yan. Nakita niyo yung virtual gift icon sa baba? That box, open it, and then slide to voting. Punta kayo dun sa voting. And then you will see three icons. That's voting na yan. You see Valentine, Felice, and Wink. Mm-hmm. For any vote for Ariel, you click on Valentine. Pag gusto nyo naman bumoto para kay Rafael, you click on the police. Police icon, police car dito. Kung gusto niyo naman ng para kay Jem, i-click nyo yung wink. Hindi ako marunong mag-wink. Ay, talaga? That's interesting. Okay. Wink as in? Wala, hindi na kaya. For example, ganito lang yan. Sino ang pinaka tingin nyo ang pinaka generous set during their taping? Is it Jem, Ariel, or Rafael? Boboto kayo ngayon, mga kapamilya dyan sa ating Carlito, Valentine, Police, or Wink. And then whoever wins,
yun ang ating nasabihin, and then the three of them will react if it's true or not. B, ano yung ating mga series of questions? Yes, okay. So this is very, very simple. It is just who is most likely to blank. So between Jem and Ariel and Rafael, sa isang barkada, kumbaga, who is most likely to do or be something? Okay, so again, just as a reminder, kapag si Ariel ang sagot nyo, Valentine, ang i-click nyo to vote. Pag si Rafael, police, naka, yung naka-shades. And then kapag si Jem, wink. Okay? Wink. Okay, so for the first question, who is most likely to go a wall sa klase? Who is most likely na mag-cutting classes? Kumbaga sa class. Kung kayo ay classmates. Is it Ariel? Click a Valentine. Is it Rafael? Click the police. Or is it Jem? Click the wing. All right, go ahead. You have 30 seconds to vote. Click, click, click lang kayo dyan sa ating mga Carlito icons. Pero nagawa niyo ba yun? I can't say that. I can't ask that, Bianca. Baka magkaroon sila ng idea eh, di ba? And ano ha, we just have to say, this is as Jem, Ariel, and Rafaela, not as their characters in the series. This is them as a person. Sa tunay na buhay, sino kaya ang pinaka-likely mag-cutting classes? All right, so we're just waiting for your votes, and then our hard-working producer, Miss Marie, will let us know kung sino ang nanalo sa kanilang mga boto. Pero, ikaw, B, have you done that before? Yes! Naman! Pero ako kasi, ako yung type na confident ako mag-cut. Kasi, ano ako, nerd. So, parang kung nakinig ako sa klase today, kung mag-cut ako bukas, parang confident ako na the next day. Nakakabal pa rin. Oo! Grabe, oh. Grabe. All right. Part yun ng school life, kahit pa paano. Yeah. Sa ako kasi, I've done it just to watch Titanic. Oh my gosh, rineveal mo ang age mo sa kanila. At anong, ilang taon kayo na lumabas ang Titanic? Ikaw, Jem. Actually, napanood ko po yung ano na lang. Hindi ko naabutan ata yung show niya talaga. So, hindi ako sure. Napanood ko na lang siya kasi parang mga Four years ago, mga ganun. Mm. 4 years lang. I don't think pinanganak na. Saka, kailan niya ba Titanic yun? 1998. 16 na ako nung napanood ko yun. Ganun po. Oh my God, Titanic is 1997. Ay, hindi pa ako pinapanganak. Nag-cutting classes na si MJ, hindi pa pinapanganak si Jeff! Actually, wala pa sa plano ng magulang kung gawin ako nun eh. Oh my goodness, talaga. Oh my God. Naman. Dahil dyan, I'm gonna drink tonight. Anyway, okay, so we have the results with us. It's a tie between Rafael and Ariel. Rafael, have you done it? Are you most likely the person who will do a wall or cutting classes? Actually, yeah. Hindi ko na malalaw yung volume. But I'd like to think at the time, very wise decision na you all. Oh my God! Pero have you... Minsan kailangan magdasal. Dahil walang minsan kailangan dahil sa pag-ibig. Minsan dahil nayaya sa inuman. Oh my. Ariel, lumabas na yung resulta. You're one of the binoto nila na most likely most who will likely do it. To all. Have you done it? Agree ka ba? Yes, agree ako. I've done it a lot of times, actually. Pero like, just like what Ate Bianca did, nung college, high school or college kayo, Ate Bianca, ganun din ako. Pag nakinig ako sa klase, pag pumapasok ako, I make sure na pinaplano ko kung kailan ako magka-cut and kung kailan ko gagawin. So parang responsible cutting classes, ganun. Yes, exactly. That's right. So si Jem ang para sa mga nanonood, I guess pinaka studios. Good boy. Totoo ba 'yun, Jem? Actually po, ano, hanggang natapos ko yung high school ko, never ako nag-cut talaga kasi yung high school ko, ano parang ano kami, parang special science class siya na public school. So, ang ano namin, ang
parang population namin sa school, lahat na, first year to fourth year, 400 lang kami. And bawal mag-cut, ang daming mga bawal. So, pag nag-cut ka, pwede kang masuspend, and pag bumaba yung grade mo, eh matatanggal ka dun sa scholarship. So, ganun siya. Hindi talaga ako nakapag-cut totally. Ngayon siguro ako nakapag-cut ngayong online class dahil aminado akong natutulog ako habang nagtuturo yung teacher ko. OMG! Pero science high school pala! Opo. I think maraming guilty dyan sa online class mo, Jem. No? Maraming makaka-relate dyan. But, alright, so we're just on our first item. Ano ang ating second item, B? Okay, next. Who is most likely to be a troublemaker in school? Medyo pasaway sa school, medyo pinapatawag sa principal's office or kung saan-saan. Click the Valentine for Ariel, the police for Rafael, and the wink for Jem. Ayan. Okay, so when you say troublemaker, ito yung parang kunyari nagsisimula ng away. Kalokohan. Kumukuha ng ballpen ng kaklase, kinukuha yung baon, yan yung mga troublemaker. Umipindot ng fire alarm. Delikado yun, baon. yun bawal talaga. Oh my goodness. Yung parang kunyari, hindi nagdad, ano yun, tinatago yung mga bunot sa yung pag-cleaners kayo ng classroom. Or pinaprank yung teacher. Di ba uso din yun nung high school? Parang magpokonchaba yung mga estudyante tapos ipaprank yung teacher. Oh, kawawa. Sorry to all the teachers. I know. Yung paiiyakin yung teacher, parang, uy, paiyakin natin si ma'am sa sobrang sama ng loob. Parang ganyan. Grabe. That's okay. Not good. To all our teachers, mabuhay kayo. We love Whoa. You. Oh my God, ang winner ay si Rafael. Are you a troublemaker? Yes. Nung high school, yung pinakakatawa, feeling ko talaga ito yung origin story ng acting ko. Kasi nung pasaway ako, dito ko nahon pag nagkukunyari ako sa teacher, uy, hindi ko to kasalanan actually. Siya. So, nagmamakaawa ako. It's very believable. So, I think, nagka-streak ako na naniniwala silang hindi ako yung pinakagumawa ng mga kalokohan. Okay. So, doon na has acting. Alam mo, dahil dyan may naisip ako eh. Naisip ako na next item. Bianca, can we skip number 3 and go to number 4? Yes, go ahead. Number 4 muna tayo. Okay, meron ako naisip pang huli na yun. Kasi pili ko masaya yung topic na yun eh. Okay, number 4. Who's most likely to have dark secrets or skeletons in the closet? Dark secrets. Sa tingin ninyo, sino sa kanilang tatlo ang most likely merong itinatagong dark secrets? Grabe naman yun. Okay, so again, for Ariel, it's a Valentine. For Rafael, click police. And for Jem, click wink. Kasi parang ganun yung movie ay yung series nila, diba? Parang someone's hiding something and it's so creepy. Tingnan natin kung ano ang sasagutin ng ating mga streamers. Oy, grabe, we're not judging them, ha? Tama, no judgment. Parang defensive naman yun eh. This is just the game and the question was most likely. It's not like truth. At saka it's not like only. Wow. Kasi lahat naman tayo, we have either cut, made trouble, kahit pa paano in school. Meron din mga secrets, pero who's most likely to have Look at the winner. The winner is Jem. Okay, before Jem answers, I want to ask, Ariel and Rafael, do you think that is true? That si Jem ang most likely to have dark secrets? 1,000%. Grabe to. Ariel, what do you think? Ako, siguro, yung mga secrets ni Jem, mga ano lang, tayo lang kumbaga, if you ever discover them, parang it's not such a big thing. Kasi when
when I got to bond with Jem kasi during the shoot, ano naman siya, very outspoken siya. Lahat ng mga naging problems niya, issues niya, personal issues niya, sabi niya sa amin. So, very genuine siya, authentic siya. So, I don't think na meron siyang mga ganun na parang hidden, dark, very dark secrets. So, yun. All right. It's super, super, super dark. Okay. Time for the suspect to speak up. Suspect. Ano, meron akong mga secrets, pero tulad ng sabi ni Ariel, hindi talaga sila dark. Kasi sobrang ano ko eh, sobrang, yun nga, lalo na sa mga kaibigan, yun nga, outspoken ako. Pag may nararamdaman talaga ako, sasabihin ko naman eh. Like, minsan, ano na eh, prank ka na rin, na parang, kumari, yung kumari sabihin na natin yung dark secret ko talaga is galit ako kay ganito. Parang malabo siyang mangyari kasi kung galit ako sa kanya, sasabihin ko. Parang ganun. Hindi ako mahilig mag-secret kasi di ko rin siya kayang i-contain sa sarili ko. So right. Pag may secrets kayo, huwag niyong sasabihin sa akin. So does that mean, Jem, you are a bad liar? Parang, di akong magaling magsinungaling talaga. So, ano, okay, ano, having said that, who is your crush? Ako? Agad-agad. Saan po? Sira? Bro. Sa taping pa yun na, di ba? Baby ko yun. Baby. Playtime ka, Jem, ha? Hindi ko eh. He can't lie eh. He can't lie daw eh. Mm-hmm. Who is the worst singer in the Philippines? Huh? Oh. Dep. Wag, ano, Wag na. In on the spot lang kita dyan. Sabi ka, MJ, ako yung kinabahan. Yeah, hindi kasi sabi niya kasi parang, yeah, I can't lie. Ganyan. All right, sige, I'm gonna parang put kapag nagsinungaling ako, alam nilang nagsinungaling ako. So, yeah. Wala pong worst singer sa Philippines. Okay, ito na lang. Are you in a relationship or are you single right now? I'm in a relationship po. Wow, walang kakabog-kabog ha. Sagot na sagot ha. Mukhang ano. Okay. Irereserba ko pa rin yung pasabog question ko sa dulo. Bianca, what's our question number 4? Okay, question number 4 is more career related. So to everyone watching, who is most likely to have or to win an acting award soon? Wow! For Ariel, click a Valentine. For Rafael, click a police. Or for Jem, click a wing. An acting award. Is that something that off the bat, ina-aspire niyo na kaagad, Ariel, Jem, and Rafael? Wala ko, ano. Parang, hindi naman, ano, parang, gusto ko siyang mangyari, pero hindi ko siya parang sobrang, very gusto ko siya. Kasi tulad po ng sabi ni Ate Bina, mas focus talaga ako sa music eh. So, mas parang kung meron ako award na gustong makuha talaga eh, sa music talaga eh. Parang, parang pag titignan ko yun, oh my gosh. Giram lang akong gitara sa kapitbahay ko dati. Tapos ngayon, may award. Parang, yun po. Galing! Nice. Rafika, is that something you think of? Yeah, definitely something you think of. Pero hindi siya yung parang end goal. If okay. Anything, parang lumalabas siya sa akin. Well, at least, kung paano ko siya tinitignan. More of, magiging parang byproduct lang siya ng ginagawa. Yeah. Mm-hmm. Talagang enjoy the process. Ito si Ariel, mukhang siya ang mananalo ng acting award kasi kanina talagang nagpamalas ng galing. Eh. Ito na yung acting chops. I know. Bigay na bigay. Trap din ako eh. I just enjoy the process of acting. I just love being in the character lang and being empathic lang. Yun talagang just going out of my mind, forgetting about Ariel. Na ito ako, ibang character, binubuhay ko ng isang character. For like 2 hours, how can I live up this character? Paano may bibigay buhay ko? So, it's just so fascinating for me doing those things. And siguro kung magkaroon man ng award sa acting, yes, byproduct na lang din yun eh. Parang
it's not really the end goal. It's a dream. I would want it's to come on. Do this for a long time. And it was an award. It's not a problem. Right, right. And the winner is Rafael. Si Rafael, ang pinoto ng ating mga viewers na naisip nila na most likely will win an award. Wow! How does that feel, Rafael, from trying to convince your teacher na may ibang nangyari to now people, I mean, those who are watching us now, your supporters and fans are saying possible for you to win an award soon. Unang-una, kamsahamida. Gusto kong marinig yung speech niya eh. Pag natagabihan ko lang yung burger. Kung sino man yung pako mo, Gcash ko na yung bayad. Wait lang ha. Thank you. Alright. I'm curious, MJ, before we go to your last award, no, since we are talking about their TV series and an acting award is a big bonus nga for everyone, like they said. Sino yung paborito niyo or pinaka-tinitingalanin yung award-winning actor or actress? Just one. You, Jem. Actor, siguro recently dahil sa mga naano ko, papanood ko si Tito Mon. Confiado? Opo. Oh, wow! Character actor talaga yan. Yes. Ariel, favorite or most admired award-winning actor or actress? Ako, I'd say Jennifer Lawrence. Talaga. Wow! Namanghana ako sa kanya. Napanood, first time ko mapanood yung Silver Linings Playbook and yung Joy. Sobrang napaka-natural lang ni Umarte. And yung mga characters na ginagawa pa na niya, pero never ko nakita yung pagka-Jennifer Lawrence. Talagang lahat na bigyan niya ng justice yung mga roles. Nice. True. Good choice. Good choice. Rafael? Off the bat, siguro, Meryl Streep. Wow! Kasi I think, parang may dalawa siyang qualities na kaya niyang i-perform with grace. At the same time, alam niyang mamaw lang siyang tao. Kasi kahit yung mga Hollywood stars, kapag meron silang parang gathering, tapos nandun siya, parang nasa starstruck talaga sa kanya. Okay. Iba yung presence niya eh, no? As alam mong may aura siya eh. At hindi mahangin, kasi alam niya rin na parang more of, alam niyang truth or work ethic niya lang talaga yun eh. Kaya very natural sa kanya. So yung ito na parang pinaka-honest na version ko eh. Parang nga, alam ko mama ko pero hindi ko na kailangan sabihin. Parang kayo na magsabi sa akin. Yeah. I agree. Okay. We are down to our last question. Ito na yung pasabog na naisip ko kanina. I just don't know why I thought of this. Okay. So sa ating mga viewers, among Jem, Rafael, and Ariel, who do you think among the three is most likely the heartbreaker? Jim. Oh, the heartbreaker. Breaks hearts. The baby rap. So if it's Ariel, click Valentine. If it's Rafael, click police. And if it's Jem, click wing. Sino ang heartbreaker? Yeah, yung mga parang lapitin, di ba? Tapos, oh. Let's see. I'm so excited to see this. And ayan, boto lang kayo sa ating Kumu voting right down there sa ating virtual gift box icon. And Valentine is for Ariel, Rafael is the police, and Jem is the wink. Okay, there you go. All right, Miss Marie, ito na ba? Sorry, ayoko magtanong muna kasi. Oh my God! The winner is Ariel. Do you agree? Lapit na talaga yan. Nako, heartbreaker. Parang hindi naman.
Parang di naman. Parang sa BD area, parang totoo naman. Oy, pero nakalagay dito from our producer Marie, close second daw si Jem. Wow! Close second si Jem sa heartbreaker. One point difference lang. Di pa heartbreaker. Babait po akong tao. Naniniwala ko, Jem, hindi nyo daw kaya magsinungaling. Oh my God! So parang lumalabas, pinaka-good boy when it comes to love ay si Rafael. Eh, sobrang bago yun. Hindi totoo yun. Kontra-kontra eh. No, pero bakit kaya si Ariel ang pinili ng ating mga viewers? Maybe because Ariel is, you know, very pretty. So lapitin talaga siya ng mga boys. And, you know, you can only choose one. So you have to break hearts of lots of them. Pero never naman ako nagpaasa. And sa mga ex ko, lahat nagiging ano ko eh, good friends ko talaga eh. Kumbaga, oh, pag, yes, weirdly ha, yung, I've only had two exes ever, and lahat sila really good friends. So, bago mag-break, we made sure na talagang walang bitterness, na magkaibigan pa rin, and we were able to retain that friendship. Love it! Kasi ganyan din ako. Friends ko rin lahat ng ex ko. Wow. Nice to meet you. Si Jem. Ikaw, Jem. Are you like that too? Well, ano, hindi sa lahat. Parang minsan kasi yung... Iba kasi kapag lalaki, tapos yung sa babae... Sige, paliwanag ko, Jem. Nagkaroon ng yung katulad ba kay Ariel, yung parang friends ba kami ng, ano, ng exes ko, ganun. Parang ano, siguro depende rin yun sa babae kasi sa breakup ako parang mas inaano ko, parang rinerespect ko yung decision niya. So kung magiging friends kami sa end niya, okay sa akin yun. Kasi it's up to her, kumbaga. Kasi not all will be ready to be friends. Totoo din naman. Oh, yung gandang ano na, magandang plot yun na for a story. I like that. Si Rafael. Ako talagang situational. Pwedeng may iba akong mga ex na good friends ko, kasi iba more of, I think, talagang learning experience or talagang I love the way you put it, learning experience. At saka promena muna siya before he said it eh. Inisip muna niya ano yung tamang term. Oh, so good. So good. I will use that, Rafael. I will use that. You're just a talaga eh. Hindi po alam kung compliment ba siya or ano ba? I know, Ariel, di ba? Parang, oh my God. That was, pero kaya kami medyo na ano yung attention ko, parang yung iba learning experience. Oh my God. Parang ikaw na bahala too much nun. Prepared. But I hope them well. Yeah. Wow. Okay. Well, that was so much fun. Talagang love question ang question mo, MJ. Talagang I know. No, kasi natuwa ako kasi parang we saw with tonight's episode. I mean, we don't personally know Jem, Ariel, and Rafael, but we saw a glimpse of how they work, how they love their what they're doing, this project, how they look at love, how they play around and have fun with people, you know? So kasi I'm sure we'll see more of that, Bianca, you know? After this project na Section St. Valentine, we'll see more of them. Ito si Rafael, ano mo, mayroon pala siyang mga movies na ginagawa. I've covered those movies, pero I haven't interviewed him. So maybe soon, may interview ko na rin siya. And of course, also Ariel and Jem. But thank you for participating, sa ating mga viewers, for participating in that. Yes, thanks for voting, everyone. Thank you, guys. And, I enjoyed tonight's episode, B. Super, super enjoy talaga. And I love nga playing games with our artist guests kasi we get to know a different side of you guys, diba? You don't just talk about your projects, pero parang yung personality niya talaga lumalabas when you play these games. So super thank you, Jem, Rafael, and Ariel for being game. And with that, of course, please do invite everyone to watch your series. And how can they watch it? Jem, go ahead.
Ayan, yan po, nag-showing na po sa iFlix and WeTV itong section St. Valentine, The Disappearance of Divine. So yung first episode namin nag-air na kahapon, 7 p.m. So mapapanood nyo po ito dun nga sa iFlix and WeTV, pwedeng sa mga smart TV ninyo, sa phone. Ayan, at kung nagtatanong po kayo kung may bayad, libreng-libre po ito. Yun. Wow! Exactly. Tapos guys, na-mention nga kanina, if kailangan, if hindi pa kayo nag-AWOL, tapos naisipan nyo mag-AWOL, ito natin only time na pwedeng gawin. Manood kayo ng episode 1, all throughout, ng section 2 Valentine. Promise, worth it yung investment. Yes, it's very worth it, guys. It's a mystery thriller TV series. It's the first ever WeTV original new in the Philippines. And marami nga po talagang kinover itong mga issues, mga important issues that we're going through right now. So marami makaka-relate. So we know that you guys will enjoy it. So abangan niyo po and subaybayan niyo po sana. Salamat po. Yes, I have iFlix and you just have to download it. And there you go. Makikita niyo na kaagad yung... sa opening pa lang, sa kaya pa lang, makikita nyo na sa front page or sa landing page, yung section St. Valentine, The Disappearance of Divine. Hi to Bebeth Timbal of WeTV, the PR of WeTV. Hey, Bebeth! Watching us. Ako, masabi ko lang, Bianca, as we wrap up this episode has been a learning experience. That is the word for today. Rafael, I'm here in Boracay, so I'm about to go out and have drinks again. Maybe I'll just bump into someone. I want you to be the learning experience. B, wrap it up for us. Yes, that's it. Thank you so much to everyone for joining us for Pop Cinema. Again, Jem, Rafael, and Ariel, it was a pleasure having you here with us. Maraming salamat. Thank you everyone for spending your Saturday night with us. We'll see you again next week. Thank you, Pop. Bye! Thank you, guys. Ingat.